Hello, what's up mga tol? Magandang umaga, panibagong araw, panibagong video, tutorial na naman. Sa araw na to mga tol, may share ako sa inyo kung paano nga ba ang wiring polarity ng half-wave regulator. Itong half-wave regulator pala mga tol, pareho lang tong klase na half-wave at pareho lang ng socket, pero iba't iba ang kulay. Bali, kadalasan ito mga tol, kaya nagmamalfunction ang ating mga motor pag nag-replacement tayo ng ibang kulay, or yung motor mo, example, yung motor mo ay yung original niya na half-wave 4-pin regulator ay green na socket, tas sinalpak mo lang na diretso sa black na socket, kaya nagmamalfunction kasi iba ang kanilang polarity ng wiring. Tara mga tol, simulan natin ang wiring diagram. This channel contain educational purposes only. Masisimula tayo sa black female socket na half-wave regulator mga tol. Yung polarity ng half-wave regulator na black socket mga tol ay ang kanyang positive or papunta sa battery, ang charging na rectifier na or filterized na napapunta sa battery ay nasa ibabaw. Ito lang yung tandaan nyo tol, yung lock na upper side ng ating mga regulator, ito na taas may lock yan, tas tignan nyo, ipaitaas nyo yung lock sa regulator. Ito lang yung parang pattern natin para hindi tayo malito. Masisimula tayo sa itaas, yung pin na nasa itaas, ito yung red wire or papunta sa battery. Nasa left side, itaas, left side, yan. Red, positive, papunta sa battery. Tapos naman, itong nasa baba, mga tol, right side, na nasa ibaba, ito yung green or ground, papunta sa battery ground, or body ground. Tapos mga tol, itong right upper side ay yellow wire. Ito yung galing sa stator. Ito yung light coil. Dito kadalasan nagtatap pag headlight sa motor. Yung easy drive. Yan mga tol, yung galing sa regulator. Yellow wire, light coil. Tapos na mga tol, ito yung sa downside na left side ay white wire. Ito naman yung galing sa stator pa rin pero charging. Ito yung papunta sa half-wave regulator. Ito yung AC supply na galing sa stator tapos pupunta sa regulator, tapos pinifilterize niya yung AC, ginawa niyang DC, yung AC current, ginawa niyang direct current, tapos yung output papunta na sa battery. Ito yung charging ito. Okay mga tol, balikan natin. Dito sa taas, left side ay red positive papunta sa battery. Sa itaas naman, right side, yellow galing sa stator, yellow wire, light coil. Tapos sa baba naman, left side, ito yung white wire, charging coil galing sa stator. Tapos ito namang right side sa baba, green or ground, body ground or negative ng ating battery. Dito naman sa green female socket mga tol, half-wave pa rin na regulator, 4-pin. Baliktad naman na yung polarity mga tol. Bali, pag ikumpara natin sa black female socket, yung red niya or positive papunta sa battery, pagpunta mo dito, yung red positive papunta sa battery, nasa ibaba lang. Parang ganito lang mga tol. Para hindi kayo malito, lagyan nyo ng ganyan. Yan.
Yan. Baliktad lang sila. Oh. Red positive to battery, green background. Pagpunta dito, yung green or yung ground nasa itaas na. Tapos yung positive papunta sa battery nasa baba. Okay mga tol? Tapos dito mga tol, para hindi kayo malito, baliktad lang din yung polarity nila. Pagpunta mo dito sa black female socket, yung yellow wire light coil ay nasa upper side left, right upper side. Tapos yung white wire charging coil nasa left downside. Ayan mga tol. Pagpunta mo dito, baliktarin mo lang yung, pwede mo din baliktarin yung, ano tol, yung half-wave regulator per pin, pwede mong baliktarin. Ikumpara mo sila para mag-match. Balikin ito mga tol. Yellow wire, light coil, pagpunta mo dito, sa green female socket, yung yellow light coil naging white charging coil. Yan, baliktad lang sila. Pagpunta mo naman dito sa black female socket, white charging coil. Pero pagpunta mo sa green female socket, yung white charging coil naging yellow wire light coil. Yan lang kasimple mga tol. Baliktad lang kanilang polarity. Ito yung dapat aware kayo sa pag-wiring ng motor. Pag half-wave regulator yung replacement nyo, tapos sa original ng battery, black female socket ba or green female socket ba, tapos wag nyong diretso itap or i-plug and play, kasi magmamalfunction yung connection ng inyong motor or kuryente ng inyong motor, kaya hindi umaandar ang motor. Dapat mga tol, alam natin yung proper na wiring nila. Napakasimple lang naman mga tol, pagkuha nyo ng dalawang regulator, yung stack nya, for example, yung half-wave regulator ay green, yung stack, tas mag-replacement kayo ng half-wave regulator na black socket, baliktarin nyo lang mga tol, baliktarin nyo rin yung, dito kayo magbabase sa lock ng ating regulator, lock sa itaas, yung lock sa ating regulator. Yan. Bali, pag dinikit nyo yung dalawa, dikitin nyo yung dalawa, tapos yung isang lock, ilagay nyo sa downside. Bali, baliktarin nyo lang, tapos tignan nyo, kasi baliktad lang yung polarity nila. Napakasimple lang mag-wiring mga tol. Sana may natutunan kayo sa ating munting video. Huwag nyo kalimutan suportahan ang ating munting channel mga tol. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.